Kakasibak lang pa lang po kay dating DILG Secretary Mike Sueno, isa na namang opisyal ang tinanggal sa pwesto ni Pangulong Duterte at meron pa raw pong mga susunod. Nakatutok si Joseph Borong. Papunta si Pangulong Rodrigo Duterte para dumalo sa Harvest Festival ng isang kumpanya dito sa Talavera, Nueva Ecija nang iutos niya ang pagsibak sa isa na namang opisyal ng gobyerno. Kwento ito ng Pangulo sa harap ng mga magsasaka habang pinag-uusapan ang hiling na itigil muna ang importasyon ng bigas galing Vietnam. Walang binanggit na pangalan ng Pangulo para may kinalaman daw ito sa importasyon ng bigas ng National Food Authority o NFA. Istorya-istorya na gustong magbigay. And it was appealed doon mismo sa Malacañan. Sabi ko, anong mukha ako na iharap sa mga farmers? Na why would we allow importation to compete with the local product? Kaya sabi ko kanina, papunta ako dito pa lang din. Sabi ko, kung tawagan mo Malacañan, sabi mo, she's fired. So pangalawa siya. May isa pa, may dalawa pang undersecretary. So, bali, at the end of the day, pagmaya, mayroon ng mga lima in a week. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, si Undersecretary Halman Valdez ang sinibak ng Pangulo. Ayon kay Piñol, si Valdez daw ang nag-review ng apela ni National Food Authority Administrator Jason Aquino na dapat ay gobyerno ang mag-i-import at magtatago ng bigas. Pero ang sabi raw ni Valdez, pwedeng mga pribadong importer ang gumawa nito. Jason Aquino's position is that if there should be any importation of rice, it should be done by government, on a government-to-government transaction, so that when the rice tax would arrive in the Philippines, government will be able to take hold of it and control it. The president told me that he did not like it. He felt that it should be the NFA administrator who should decide on matters like this. Mainit-init pa ang ginawang pagsibak ni Pangulong Duterte kay dating DILG Secretary Mike Sueno. Pero heto, at isinunod niya agad ang pagsibak kay Undersecretary Halman Valdez ng Office of the Cabinet Secretary. Sabi ng Pangulo, hindi pa dyan natatapos ang ginagawa niyang pagsibak ng mga tao sa gobyerno. Sa loob ng halos lampas 9 buwan na panunungkulan ng Pangulo, 96 na ang sinibak niya sa pwesto. Si Sueno, 2 kabrad niya sa Bureau of Immigration, si Lavinia, 92 na taga LTFRB at LTO, at si Valdez. And I will continue to fire people the moment. The first whiff, maamoy ko lang. Ipinaliwanag naman ng Pangulo ang desisyon niyang sibakin si Sueno at dating NIA Administrator Peter Lavinia na parehong nakatulong sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. I just fired the other night. Diyan, nagka-cabinet meeting kami. After the meeting, after the legal opinion of my office was passed on to me, sabi ko, you're fired. You're fired tonight. Sabi ko, ang sabi ko sa taong bayan, walang korupsyon. Yung sa NIA, he was with me in 1988 when I became mayor. Na presidente na lang ako, nandoon pa siya. Doon pa siya, ngayon pa siya nagkalat. Sinusubukan pa naming kunin ang pahayag ni Valdez. Mula rito sa Nueva Ecija, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.